Ang lalaki ng lemon nila, oy! Hala, nahuhulog na sa ground. Kinakain na ng ibon. Hi! Good morning, guys! It's early in the morning. Naririnig ko po yung father-in-law ko. Nagmumuwing po siya sa kanilang backyard. I'm going to offer po. Natutulong po ako. Tara, guys. I think nandito siya sa backyard. Naririnig ko po yung mowing. Ito po yung backyard nila. Mahilig po talaga sila sa mga pananim or sa mga gardening. Dito naman po ay meron po silang manok. Papasok po tayo sa kanilang manok. Meron silang manok para meron silang sariling egg. Chok, 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 chok. Matanda na po siyang aso actually. 15 years old na po siya. Sylvester! Sylvester with grandma. Totally different. It doesn't have a steering wheel. Yeah. Not wrong, huh? Whoo! The blades are not going or anything. Okay. So, you maybe you're not heavy enough for the thing to stop going. That's right. Now, make you go that way, and that's straight ahead, both of them. It's straight ahead. If you want to stop, it'll stop as soon as you put the handles there. All right, eh, mag-practice muna tayo. Actually guys, ang saya pala mag-mowing. Yung nakaupo ka lang, sumulong lang ako kaunti dahil kanina pa yung father-in-law ko nag-mowing. And it takes 2 hours ata bago matapos yung mowing niya dito sa kanilang backyard. Dahil medyo malaki talaga ang kanilang backyard. At yes, hindi pa rin kami nakaalis or pupunta sa farm. Medyo busy pa po kami, marami pa po kaming mga to-do list. And it's a bit cloudy at the same time, parang nasisilawan ako sa araw, hindi ko mag-hit. Ang dami nilang ano dito, oh, ang dami nilang lemon. Look, Sylvester, nahuhulog na sa ground. Yes, ang lalaki. Look, ang lalaki ng lemon nila, oy. Hala, nahuhulog na sa ground. Kinakain na ng ibon. Mimitas tayo ng lemon, guys, para kakain. Iba po yung lemon nila, parang may mga iba yung itsura. Ayan, oh, yung hindi pa hinog. Ang dami pong mga pananim. Father-in-law ko dito. Meron siyang dragon fruits, honey. Look, your father have a dragon fruits. Wala pang prutas. Wala pa. Look, honey. Grabe, oh, ang daming pananim niya dyan. Merong cabbage. Papasok tayo, ha? Busy kasi yung father-in-law ko, eh. Come on, Sylvester. Ayan guys, tingnan nyo po yung kanilang cabbage. Ang lalaki at ang tataba. Very organic po talaga siya guys. Pag ganito yung kinakain siya ng mga insekto. Anong kumakain pala? Ay, ito pala yung kumakain. Yung snail. Kinakain yung cabbage nila. Pero in the middle, yung gulay talaga na kukunin nyo, wala naman siyang damage. Pero actually, ang daming gulay na tanim nila. Kaya very healthy sila at age 70s. Napaka-healthy pa po nila. At dito naman sa kabila, parang talong. Pero anong tawag nito, David? Kohlrabi. Kohlrabi. That's kohlrabi. It's actually, it's a bit similar. You know the other one, the radish? Pero the leaf looks like kale. Ah, okay. Pero actually, para siyang talong yung ano nila. And this one, hindi ko alam, ah, para siyang potatoes or beans ba? Ayan, so mahilig talaga siya sa pananim. At dito din, guys. Your grandpa have a strawberry, look. And a strawberry? Hala, kinain na, look. It's yucky. There's a worm there now. Kinain na ng insekto. Ew. I smell? Hindi ko alam kung anong pangalan ng mga bulaklak nito, pero ang gaganda, look. Parang plastic. But it's real.
Oy, oy. Very good smell. Wow, mag-circling si Sylvester dito. Guys, ang ganda Sylvester, isn't it? Look. Merong ibon, merong mga bata, merong aso. Nag-circling, circling, round and round. Huh? Yes, it's a garden. Yeah, it's a light. Look, the dog said, welcome. Welcome. There's a fountain there. It's a bud. What's that? It's a bud. Bud? Badja? Bud. Don't go there, don't go there. Ganda ng pagkagawa niya. Actually, siya lang talaga ang gumawa nito. Yung father-in-law ko, guys, napakahilig sa mga design-design. Sylvester! So, doon sa kabila ay mga gulay. Dito naman ay mga puno. So, malaki talaga ang kanilang backyard. Mapasanaol ka na lang talaga. Pag magkaroon kami ng sariling bahay, gustong gusto ko talaga to in the future na pag makabili kami ng bahay, yung malaki yung backyard. So, anyway guys, ipapakita ko po sa inyo. Taran! Ayan guys, saging. So, hindi lang sa Pilipinas nabubuhay ang saging. Nabubuhay po siya sa mga tropical dito sa Australia. Like yung mainit talaga. Dahil dito sa Queensland, pag summer, mainit. Parang Philippines weather. So, merong puso. Maganda yung gulayin actually. And ayan po, nag-harvest po sila dito ng saging. So, syempre, ibang klase ang saging na ito dahil hindi yung niluluto, yung saging talaga na kinakain mo agad. Bigyan na nga kami yan eh once nung bumisita kami sa kanila. And meron pa ditong saging. Banta tayo, guys. Nakakover. Ay, wala na. Naging overrooting na. Parang napabayaan na lang to guys. Oh, hindi na nila na ano kasi parang nalata lang siya. Hi, Sylvester. What are you eating? Beans. Kumakain siya ng beans dahil hindi pa ako nakapagluto ng mga gulay. But anyway, beans ay napaka-healthy po guys. Yum. Huh? Whoa, very good. Kumakain ang bata. You're such a good boy, Sylvester. Very good boy. And I'm very proud of you. Nagugutom ang tao ng akong anak. Kakain si mommy ng lemon, Sylvester. This is what we pick in Grandpa's garden. Yes, Mommy's gonna try. So, di ba guys? Parang ito talaga yung organic lemon na hindi talaga siya perfect quality outside. Pero maganda talaga. I'm a fruit pickers, guys. Usually talaga yung prutas na pinipitas namin ay ine-esprihan po ito ng mga chemicals. And that's why po, napakaganda talaga ang quality. Dahil, pag hindi nila ini-sprayhan, of course, masisira po yung mga prutas. Sorry. Oh! Ayan guys, ma-awesome! I got hurt. I got hurt? Nakat na kasi siya. He got hurt? You hurt? Oh my God! I got hurt, mommy! It's not you, it's the lemon. At meron tayong asin. Oh my God, parang naasiman na ako. No, over here. This is how we now? Eat. This is how we eat in Philippines, Sylvester. We put I some salt. This. Okay, I give you a little bit in the beans. Good job. Now, like this. It's sweet. Oh. Is it sour? I-try po natin kang David. Come here, honey. Try po natin kang David. Try it, honey. That's from your dad's garden. It's so sour. Dad's making a face. Dad is making a face. Oh, dear. Sylvester's torn.